si Rose. Ako na gumagawa ng paraan para makaligtas ka dito. Ako na gumagawa ng paraan para maging malaya ka. At parang nilalayo mo pa sa sarili mo. Problema ko ang sarili ko, Joshua. Kailangan ayusin ko ang sarili ko. Pwede ba? Itigil mo ng kahibangan mo. Rosemary, mahal mo ba? Oo. Noon. Kagaya ng pagmamahal ko kay Angelo noon. Pero ngayon, puot at galit at sama ng loob sa loob ng dibdib ko ngayon. Wala nang puwang sa puso ko para magbahay. Sa'yo, para lukoy mo ako. Ano ba pinagsasabi mo? Akala mo hindi ko alam na sinunog mo ang apartment pero sa'yo. Sino nagsabi sa'yo? Paano hindi na importante ko pa paano ko nalaman. Ang gusto kong marinig sa'yo, bakit mo ginawa yun? May usapan tayo na hindi mo sasaktan si Rosario, di ba? Ginawa ko lang yun para takutin lang sila. Hindi ko intensyon patayin sila. Hindi mo sila napatay dahil nakatakas. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Wala ka naman tiwala sa akin. Wala! At oras na sakta mo si Rosario, Melissa, papatayin kita. Siguraduhin mo lang na mauunahan mo ako, Delio. Dahil papalapit ka pa lang sa akin, pinatay ka na ng mga tao ko. Pakiulit nga ng sinabi mo? Nataranta ka ba sa alok ko? O sadyang bingi ka talaga? Hindi, hindi ako bingi. Gusto ko lang ulitin mo yung sinabi mo dahil masakit sa tenga ko. At kailan pa hindi naging maganda sa pandiling ng tao ang pera? Alam mo, magturing ka na lang at kahit magkano kaya kitang bayaran. Ano ko? Isda sa palengke na matuturingan mo? Hindi ako katulad ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo ko kayang bilhin. 1,000,000. Dalawa? 10,000,000. Bayong. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Dahil maski magkano, hindi mo kayang bilhin ang prinsipyo ko. Magkano kayo nabayaran ni Daniel ang prinsipyong sinasabi mo? At ganun lamang katindi ng kapit mo sa kanya. Pakikiharap bilang tao, yan ang binayad ni Daniel sa akin. Na hindi obra sa'yo. Sario? Sario? Pare, si Rosario. May binili lang sila ni Jenks tinadahan. Bakit? Eh, bibigay ko lang sana itong nilutong ulam para sa inyo ng nanay ko eh. Para sa amin nga ba o para kay Rosario lang? Ano, pare? Hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo eh. Well, hindi ko rin gusto umaaligid ka sa girlfriend ko. Bakit? Natatakot ka? Hindi. Handa ako siya ipagtanggol hanggang kamatayan at hindi mo siya makukuha. Pare, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Nandito ko sa pamamahay ko. Hindi ka ba nahihiya? Suot mo pa yung damit ng tatay ko. Saan ba si Dolfo?
Di ba ma'am, inutusan yung hanapin si Rosario? Oo nga ni, wala man lang bang tawag? Wala ma'am eh. May kailangan pa ba kayo ma'am? Baka pwedeng kami nalang gagawa. May gusto lang kasi ako ipatiris na kuto eh. Na sumisip-sip ng dugo sa ulo ko. Ma'am, sino po bang kaaway niyo? Si Delio. Hanapin niyo siya, ikunti niyo. Pero kailan po makakatulong sa amin? Pero nagbili ng daddy mo eh. Pag nalaman niyang tinutulungan namin kayo, baka kami ng daddy malagot. Kahit ako nalang hutulungan niyo, gawan niyo ako ng plaka. Gagawin ko lahat para kumita to. Kilala niyo naman ako magtrabaho. Richard, pera ng daddy mo ang pagpapagawa ng plaka mo. Eh di huwag natin sabihin. Hindi pwede yun eh. Napakaliit itong industriyang ito. Napakarami ng kaibigan ng daddy mo. Imposibleng walang magsabi sa kanya. Marami naman paraan para itago eh. Hindi huwag ho kayo sumama sa mga lakad ko. Kahit ako nalang ho kakausap sa mga tao, sanay naman ho ako dun eh. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi naman ako pumayag na bilhin niya ako, no? Kung makita mo lang kanina kung gaano ko siya binarabara, dahil ko pa eksena ni Sharon Cuneta. Talagang nilampaso ko siya. Ano pang sinabi niya? Wala na. Yun lang. Pero may kutob ako. Malakas ang kutob kung nakakakutob na siya. Alam mo, palagay ko may alam siya kay Rosario. Talagang may nalalaman siya. Pero ito yun eh. Kahit na mabaliw sa kakaisip, hindi niya mapapagdugtong-dugtong ang mga nalalaman niya. Delikado ka kay Marlo. Hindi siya nagbibiro. Hindi titigil yan hanggat hindi ka humahalik sa lupa. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Morning. Nakatulog ka ba na maayos? Sa tingin mo, makakatulog ako ng mahimbing dito sa bahay mo. Rosemary, please. Bigyan mo naman akong pagkakataon, patunayan na mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan. Pero you're not giving me the chance na mahalin ka eh. Ano pa ba ang gusto mo? Dito na ako tumira sa inyo, di ba? Oo, pero hindi mabubuhay itong relasyon natin sa patingin-tingin na lang. At hindi mo rin ako madadaan ng mabilisan. Bakit kayo nag-aaway? Hindi anak, nag-uusap lang kami. Nag-aaway kayo eh. Dahil ba kay Tito Joshua? Kasi nakita ko silang dalawa. Nag-uusap kaninang umaga dyan sa labas. Oo. Totoo ang sinasabi ng chismoso mong anak. May angal? Hello? Greg, si Edward to. Oh, Edward. Mangangamusta ka na namang ba tungkol sa kumpanya? Huwag ka mag-alala. Everything is under control. Kayang-kaya ko to. Si Richard, may balita na ba? Si Richard? Humingi na ba ng tulong? Hindi pa nga eh. Ni hindi ko nga nakikita nino ng batang yun eh. Ni hindi tumatawag dito eh. Thank you.
Dilo, sandali. Ano naman problema nyo? Pinapahanap na naman ako ng amo nyo, no? Pare, walang personalan. Trabaho lang. Trabaho? Sa buto ang galit ko sa'yo. Hindi kita hinabol para awayin. Gusto lang kita makausap ng maayos. Pwede po, huwag na tayo mag-away. Hindi ka managsasawa. Puro gulo na lang buhay natin eh. For once, bigyan naman natin katahimikan ng buhay natin. Ang isa't isa. Ba't di mo kaya sabihin yun sa sarili mo, ha? I'm sorry. Aminado ko. Magulo ang pag-iisip ko. Alam ko na mali ang ginawa ko sa'yo. Pero ngayon, babawi ako. Ganun lang kadali yun para sa'yo. I'm sorry. Babawi ka. Ang kapal naman ng mukha mo. Sorry, please. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal, bumalik lang yung dati mong pagtingin sa akin. Pinapangako ko sa'yo, hindi na ako gagawa ng kahit na anong bagay na alam ko makakasakit sa damdamin mo. At kung meron man akong gawin sa'yo, umalis ka na dito. Sumama ka na kay Joshua. Hindi na kita pipigilan. Siguraduhin nyo na na walang magiging problema. Ma'am, sa telepon, dala. Oh, sige. Tsaka lang tayo mag-usap ulit. Bye. Sa ka ba nang galing? May pagagawa sana ako sa'yo. Ginawa ko lang naman pinag-uutos mo sa akin eh. May nangyayari naman ba? Oo naman. At meron akong magandang ibabalita sa'yo. Ano yun? Nakita ko na kung nasan si Rosario. Mabilis ka talaga. Oo nga eh. At pinadadali niya buhay ko. Bakit? Inaabangan ko si Bart sa bahay nila. Pero ang nakita ko, si Rosario. Ang ibig mo sabihin, nakikitira si Rosario kala Aling Gloria? Hindi. Etong maganda. Doon siya nakatira sa bahay nila ni Rosenda. Hello? Hello, Rosenda. Si Melissa to. Ang pakialam ko sa'yo. May pakialam ka, lalo na dito sa ibabalita ko sa'yo. Ano? Sa tingin mo, ganun lang kadali yun. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon patunayan sa'yo? Ilang beses ko na narinig yung pangako mo. Nabibingi na ako. Isang paraan lang naiisip ko para maniwala ka sa sinasabi ko. Ayoko nang marinig ang mga pangako mo. Walang kwenta! Hindi ito pangako. Ano? Isang pagpapatunay kung gaano kita kamahal. Will you marry me, Rosemary? Masisiraan na talaga ng bait ng kapatid mo. Eh, talaga masira tuktok nun eh.
Paglabas pala sa tiyan ni Ma'am Dolores, sira ulo na yun. Ako sa tingin ko at opinion ko, ha? Malamang naiwan yung kalahati ng utak nun sa matres ni Ma'am Dolores. Alam mo, Lilay, kung magtutulong-tulong tayo, sigurado ko kaya natin si Rosenda. Ano bang ibinalik ko rito? Ano nga pala ang plano mo? Hindi solusyon sa problema pag nagsalita ako. Hindi naman makukulong yun eh. Hindi rin preba yung video. Sino naman ang maniniwala sa isang palingkerang tulad ko? Ako, titistigo ko. Ikaw nga ang pinag-aawayan, Rosario. Hindi ganun kadali ito. Kailangan pag-isipan nating mabuti. Balik natin lahat kay Rosenda lahat ng pinagagawa niya. I-set up natin siya. Rosario! Rosario! Si Rosenda! Bilis. Anong ginagawa niyo dito? Ang kakapal na talaga ng pagmumukha ninyo, ha? Duster ko yung suot mo, ha? Mga pinggan ko ang pinagkakainan nyo at bahay ko itong tinitirhan nyo! Kubarin mo yan! Kubarin mo yan! Sandali!